dilim ang paningin ko. Napatay ko si Arnaldo. Nakita ko po si Aling Sedes malapit sa pinangyarihan ng krimen. Nanay mo! May kagagawa nito! Pinatay niya asawa ko! Kailangan ilabas mo kami rito. Ayoko mapunong dito. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Ha? Mapupulong ka sa kulungan! I'll make sure pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko! Ma'am, about that, meron sana akong gustong i-propose. I think it'll benefit us both. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto ko na rin matapos yung gulong to. Hindi na namin itutuloy ang kaso on one condition. Kailangan ibigay niyo sa akin si Ali. Eh, man, hindi mo naman tunay na anak si Munding eh. Ako, mahal ko rin si Munding, pero aminin na natin, hindi naman talaga siya galing sa atin. Nasa panganib po ba si Lola Sedes? Ipoprotect po ba siya pag nasa danger siya? Gagawin ko lahat. Nangako ka na hindi mo ibibigay si Munding kay Dean kahit anong mangyari, di ba? Hindi mo naman kasi nakita sila nanay eh. Hindi sila tatagal ni Carla dun sa kulungan. Nabubulok sila dun sa preso. Paano yung anak natin? Hello, Eman? Magkita tayo bukas. Gusto ko lang malinis ang lahat. Para hindi na kami mahahabol ni Melo Eman para mabawi si Ali. Okay? Eman, maraming salamat. Alam mo, believe ako sa'yo. Alam ko mahirap tong desisyon na pinili mo, pero hindi mo pagsisisihan to. Aalagaan ko si Mundi. Sisiguraduhin ko hindi siya malungkot. So, thank you. Ito talaga ang ginusto mong mangyari, no? Para mag-away kami ni Mel, tuluyang masira yung pamilya ko. Kaya saya-saya mo ngayon mokong ka. Dahil pinag-aawayan namin ito ngayon. Emma, wala akong kinalaman sa pag-aaway niyo ng asawa mo. Nandito lang ako para bawiin si Ali. Hindi ba kaya ka pumunta dito? Kaya ka na ako magkita. Gusto mo tulungan yung nanay mo, ito na yun. Oo, makakalaya siya. Pero hindi niyo makukuha yung gusto ninyo. Lalabanan ko kayo. Emma, are you out of your mind? Maubusin ka ng pera at oras kung lumaban ka sa amin. Ito niyo yung pinakamadaling paraan para makalaya ang nanay mo. Hinding-hindi niyo makukuha si Munding. Dahil wala sa kamay ninyong desisyon kung ano at hindi ko dapat gawin. So you want it the hard way, ha? Huh? I'm telling you, Eman, hindi ka mananalo. Makukulong ang nanay mo and I'll make sure of that. Mel, hindi to pwede. Kung ibibigayan ni Eman si Munding kay Dean, kailangan may gawin tayong paraan. Lumayo kayo ng mga anak mo. Anong ibig niyo sabihin, Ma? Iiwan ko yung asawa ko? Ilalayo ko sa kanya yung mga anak ko? Eh, kung yun lang ang paraan para maiwan sa atin si Munding, oo. Sana naman huwag gamitin ni Eman yung mga bata para sa gulo ng pamilya niya. Eh, kitang-kita naman, mas pinipili ni Eman yung nanay niya over you at sa anak mo. Kasalanan mo rin ito in the first place. Kung hindi ka nagmatigas at kung hindi mo pinagtabuyan ng tatay mo, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Tama lang yan. Pinalayos kayo ng asawa ninyo. Ang tawag ko dyan, karma. Eman, anak. Patay mo! Eman! Sige, Eman! Saktan mo ako dahil kung yun ang makakapagpagalang ng nararamdaman mo. Sige. Ibuhos mo lahat ng galit, ang sakit na ibinigay ko sa inyo. Sige, Eman. Sige, Eman, kung yan lang ang pagagawa ko para patawarin mo ako. Sige na. Hindi na. Hindi kayang tumbasan ng kahit ilang suntok pa yung kahayupang ginawa mo sa buhay namin. Nagsisisi na ako. Matabali mo na ako sa lahat. Ayaw na kita, Marita. Huwag ka namang hihimasok sa pamilya namin. Sana hindi nila kita nakilala pa. May kasalanan nga siguro ako, pero ginagawa ko to para sa kanya. Dahil huling habili ng tatay ko, huwag ko rin isukong nanay ko kahit anong mangyari. Kaya yun ang gagawin ko. Madaling solusyon na yung in-offer namin. 20 years makukulong yung nanay mo kung ipagdadamot mo sa akin si Ali. Hindi niyo makukuha ang anak ko. Gagawin ko yan para sa kanya, para sa nanay ko. At wala kayong pakialam sa desisyon ko. Ano? Magdesisyon ka na? O baka naman gusto mo pang maabutan na inaabot ni Eman si Munding kay Dean?
hindi ko iiwan yung asawa ko. Hindi ko pwedeng hayaan na maipit na lang siya ni Dean. Ma, kung nasasaktan ako sa lahat ng mga nangyari dito, nasasaktan din yung asawa ko. Eman! Eman! Sa tingin mo, takot kami sa gagawin mo? Sa tingin mo, may labang ka sa amin? Gamit ang anong pera? May pera ka ba? Kami ubusin namin ang pera namin, maipakulong lang yung nanay mong kriminal. Pati ikaw. Sige, lumabang ka. Kukunin namin ang lahat sa'yo, pati ang apo ko. Yabang mo? Di ka pa naman tanga? Mag-isip-isip ka. Yung mama, I didn't expect na gagawin to ni Eman. I don't know what to do anymore. Hindi ko na makakuha si Ali. Dean, kung gagawin niya ang lahat para sa pamilya niya, gagawin din natin ang lahat para kay Arnaldo. Magsasampa tayo ng kaso at mabubulok yung Sedes sa kulungan habang buhay. Nasaan na ba yung kuya mo na yan, oh? Nasaan na ba yung kuya Eman mo na yan? Alam mo ba, kating-kating na ako lumabas dito sa mabahong kulungan na ito? Kasama ba itong mga pangit ito? O ano, Eman? Pumayag ka na ibigay ang anak ni Mel? Kapalit ng kalayaan ng nanay mo? Hindi ko po ipamimigay si Munding sa kanila. Ama, pasensya ka na kung nag-alala ka, ha? Hindi ko naman talaga kayang ipamigay yung anak natin, eh. Salamat, Papa. Bakit? Okay ka lang ba? Hindi ka ba masaya dun sa naging desisyon mo? Hindi. Natutuwa lang ako na magkasama na tayo. Alam ko naman, Papa, na hindi mo kayang gawin sa amin yun, eh. Alam ko kung gaano mo kami kamahal na mga bata. Mahal na mahal ka rin namin, Papa. Kahit anong mangyari, kayong pamilya ko pa rin ang unahin. Paano na ang nanay mo? Alam na ba niya ang naging desisyon mo? Hindi pa po. Pero may tiwala po ako sa batas. At ang batas po ang magpoprotekta sa mga inosente. Oh, Mama. Luto na itong favorite ng mga bata. Wow! Sarap pa. Kaya nga. Sarap? Sarap. Patikim nga. Hello. Papaw? Sorry. Namiss lang kita ang halikan. Baka kasi hindi ko na yun magawa palagi. Ikaw naman. Lagi naman tayo magkasama dito. Hindi, yung halikan ka na may sauce sa bibig. Hindi ko na magagawa palagi. Sarap nito, ah. Papa! Ay, naku, mga anak ko! Gusto na. Babango naman ng mga anak ko. Naku, nangimiss ko kayo ng sobra, sobra. Ate? Oh, halika na, upo na kayo. Naku. Ikaw naman, Papa. Kung makapagsalita ka naman, parang hindi mo na sila makikita. Bakit aalis ka ba? Bakit sila mamimiss ng sobra-sobra? Hindi, sobra? Siyempre, pag lumaki na yung mga to, hindi na magpapayakap sa akin ng ganito to. Kaya bang maliit pa lang, susulitin ko ng ilap lang. Ha? Handa ko yung spaghetti. Ayaw ba ng spaghetti? Ba't parang pagod ka? Hindi. Hindi, naglaro po kasi kami kanina ng mga classmates ko. Kaya naman pali. O, tama-tama. Pag natikman mo yung luto ko,
Babalik na yung sigla mo. Spaghetti? Sige. Kain na. Kain na, anak ha. Ayan yung spaghetti mo. Nay, mukha namang hindi ibibigay ni Kuya Eman si Munding kay Dean. Kaya siguro, tanggapin na lang natin na kasalanan din natin to. At hindi si Kuya magbabayad para makalusot tayo dito. Ikaw gaga ka talaga. Eh, madali lang sabihin niya sa'yo dahil ikaw alam mo napapiansahan ka. Pero ako, magigipit ako dito. Alam mo, Carla, hindi ko kaya. Hindi ko makakaya na makulong ako dito. Ayoko, mabubungang ako. Ayoko mabulok dito, Carla. Pero alam mo, alam ko naman di ako matitiis ng kapatid mo eh. Kahit kailan, hindi ako papabayaan ni Eman. Hindi niya papayagang makulong ako rito. Gagawa siya ng paraan para makalabas ako dito. Alam mo naman ang ugali ng kapatid mo. Uunahin na muna niya ang ibang tao bago ang sarili niya. Kaya alam ko, makakalaya ako dito. Sigurado ako, hindi niya papabayaan na makulong ako dito. Sandali, kailangan ko na palang maunat. Punta pa ako sa presinto. Taka pa, hindi ka pa kumakain. Kaya mo na. Basta, habang wala ako, huwag mong pawabayaan yung mga bata, ha? Mga anak, huwag niyong bibigyan sakit sa ulo yung mamaw ninyo. Ha? Sige, samahan na kita. Halika na. Sige na. Dito ka na lang. Bantay mo yung mga bata. Ding, Munding, papakabait kayo, ha? Mag-aaral kayo ng mabuti. Nagdadasal kayo, tsaka kainin niyo yung mga gulay ninyo. Kung makapagpaalam ka naman, parang hindi ka na babalik? Pinaalalaan ako lang ho sila. Kasi mga miss ko yung mga ito na sobra-sobra. Mm-hmm. Dito. Kiss mo naman si Mama o Papa. Oo naman. Oo, nanaw ka. Ingat ka, ha? Ingat. Sige na. Love you. Love you too. Ingat. Ha? Shot. Okay na yan. Matikman na yung spaghetti na yan. Dali, dali. Akin yung plato mo. Ayan ko. Ikaw, may gusto mo? Sige, ate. Ano ang mga apaw? Masarap ba? Sarap? Ay, syempre. Luto ni Papa o to eh. Okay na yan. Lola? Oops. Kuya Eman. Kanina ka pa ba dyan? Kuya Eman, kanina pa napapansin na malungkot ka. Kung may problema ka, pwede ka naman magsabi sa akin. Pasensya ka na, Maylin, ha? Hindi ko masabi sa'yo yung problema ko kasi close kayo ng ate mo, eh. Pero maraming salamat lang sa pag-alala mo. Basta huwag mo pabayaan ang ate mo. Tsaka aligaan mo yung mga anak ko, ha? Oo naman, Kuya. Maylin, nakita ko kayo ni Eman sa labas. Anong pinag-uusapan niyo? Ate, may problema kasi si Kuya Eman. Ayaw niyang sabihin. Baka sa'yo may nabanggit siya. Ano ba napag-usapan nila ni Dean? Wala eh. Inuusisa ko nga, ayaw naman magsabi. Teka nga.
Eman yung cellphone niya. Upuntaan ko na lang siya sa presinto. Sige, ate. Ben? Ben, si Munding inaapoy ng lagnat. Naku, ang taas-taas ng lagnat mo, anak. May masakit pa ba sa'yo? Wala po, Mama. Pagod lang po ako. Dito ka po sa tabi ko, ha? Mga ko, please. Yes, anak. Sige, sige. Dito lang si Mama. Hindi ako aalis sa tabi mo, ha? Laro po kasi ng laro sila kanina. Takbo sila ng takbo. Ako. Ako. Ikaw naman kasi. Bakit mo? Pagod ka yata masyado. Nasaan po ba si Papa? Uuwi po ba siya agad? May, sorry ah. Pwedeng pakuha muna nung paraseta mo dun sa medicine kit. Tingnan natin kung bababa tong lagnat niya. Dito lang si Mama sa tabi mo, ha? Ang tabi tayo. Hanggat sa gumaling ka, ako mag-aalaga sa'yo. Thank you, Mama. Mawawa naman ang baby ko. Ano, Eman? Ano na? Nabayaran ko na ko yung piyansa ni Carla. Makakalaya na ko siya. Kailangan lang akong antayin yung pagbaba ng mga papeles. Paano na ako? Ha? Paano yung kasunduan ninyo ni Dean? Akala ko ba ibibigay mo sa kanya si Munding kapalit ng kalayaan ko? Nay, hindi na ho ako nakapagkasundo kay Dean. Talaga, Eman, hindi ko maintindihan kung ano rin nangyayari sa'yo. Ano ba nangyayari sa'yo talaga, ha? Ha? Nay. Hahayaan mo ba ako dito? Hahayaan mo ako makulong dito? Nay, hindi rin mo kayo magtatagal dito. Iisip mo ako ng paraan para makalaya kayo. Ang ibig mo sabihin, Kuya, nakahanap ka na ng abogado? Meron ako naisip na ibang paraan. Pagod lang siguro, ate, si Munding. Mama, nandiyan na po ba si Papaw? Nasaan na ba si Eman? Ba't hindi pa siya bumabalik? Eman, nasa presinto pa po kasi. Baka ganun yata katagal yung proseso ng pagpapiyansa. Mama, pauwiin niyo na po si Papaw. I-text niyo na lang po siya, please. Kasi anak, naiwan niya yung cellphone niya eh. Sige, mabuti pa ako na lang pupunta kay Papaw kasi sigurado, kapag nalaman niyang nilalagnat ka, uuwi agad yun. Salamat, anak. Anak, gagawin mo yun. Gagawin mo yun para sa akin, anak. Salamat. Teka lang. Kuya, pag-isipan mo muna to. Kuya, masisira ang buhay mo. Napahamak mo yung sarili mong yan sa ginagawa mo eh. Carla, yun lang ang paraan. Nay, basta ako ng bahala. Diskarte ko to. Kuya. Salamat na lang. Sir, aminin ko na ho. Ako ho may kasalanan sa pagkamatay ng tatay ko. Kaya pakawalan niyo yung nanay ko at ako ang hulihin ninyo. Kasi ako ho ang pumatay kay Arnaldo Castro. Sir, ako talaga. At hindi si Mercedes de la Paz. Kaya pakawalan niyo na ho siya at ako na ho ang pusasa ninyo. Kuya, ano ba yung ginagawa mo? Tumigil ka nga dyan! Sinasabi mo ba na kusa ka sumusuko sa pagpatay kay Arnaldo Castro? Oo, sir. Aling Sedes, totoo ho ba na hindi ikaw ang pumatay at itong anak mo yung may sala?
What? Are you sure? Thank you for the update. Our lawyers will get back to you. It's not what we expected, Din. Pero at least may mananagot. Pinagbabayaran ng anak ang kasalanan ng ina. Hindi ko kasi alam kung tama yung ginagawa ni Eman. But I will give it to him. Ginulat niya tayo. He's willing to sacrifice himself for his family. I'm just really worried kung anong iisipin ni Ali. Baka isipin niya na kasalanan ko na nagpakulong yung tatay niya. Ang mahalaga ay may makukulong. At may mananagot sa nangyari kay Arnaldo. Kay nanay man o anak yan, it's his choice. And that choice is your chance para mapalapit sa iyong anak mo. I don't know, Ma. Parang hindi tama eh. Listen to me, Din. Wala kang kinalaman sa pagpapakulong kay Eman. Take advantage of the situation. Alam mong hindi nila ibibigay sa'yo ang anak mo. You have to be aggressive para magkaroon ka ng puwang sa buhay ng anak mo. Walang masama dun, Din. Gusto mo lang maging ama. Ako talaga, sir. Napagbintangan niyo lang ho yung nanay ko. Aling Sedes, totoo ho ba yung sinasabi na itong anak niyo? Boss, huwag niyo na ho siyang kausapin at natatroma po ho yung nanay ko. Totoo po. Inosente po ako. Pinagtatakpan ko lang po yung anak ko. Pero siya po talagang pumatay. Bata pa po kasi ang anak ko. Pamilyado po yan eh. Bata pa yung mga apo ko. Ako po kasi matanda na, wala na pong ibang maghahanap sa akin. Wala na pong aasa sa akin. Pero ang katotohanan po, sir, talagang hindi po ako pumatay. Pinagtatakpan ko lang po yung anak kong yan, pero talaga po siya po ang pumatay sa sarili niyang ama. Hindi po ako pumatay. Sir. Sir, sandali lang. Usap po tayo. Sir, totoo mo ba na ikaw yung pumatay dun sa biktima? Hindi mo ba ginagawa to para makisalba lang yung nanay mo? Marami na akong nahawakang kaso at alam ko kung ano itsura ng kriminal. At ikaw, alam kong di ka kriminal. Sir. Sir, huwag kang magpakatanga. Pag nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima within 36 hours, wala nang bawian yun. Pwede kang makulong ng 10 to 20 years, depende sa korte. Bakit niyo ba sinasabi sa akin to? Kasi mukhang wala kang idea sa ginagawa mo. Malakas ang ebidensya na nagtuturo na nanay mong may sala. Hindi mo kailangan akuin yung kasalanan ng iba kahit nanay mo pa siya. Bilisan niyo umuwi ni Eman, ha? Opo. Ma, text niyo ko kapag bumalik yung lagnat ni Munding, ha? Sige, sige. Tsaka maglakay ng pinto. Oo, sige, mag-ingat ka. Sige po. Sige. Aling Sedes, manahimik ka dyan, ha? Alam mong innocent itong anak mo, pero dinidiin mo pa. Eh, tumahimik ka dyan! Eman! Eman! Halika nga, sandali, anak! May sasabihin ako sa'yo! Tumahimik nga kayo, pwede ba? Magpapanggap ako na hindi nangyari itong pag-uusap natin. Gruwa. Pag-isipan mo maigi yung gagawin mo. At hindi naniniwala na hindi akong pumatay. Sabihin mo magkasama tayo nung araw na yun. Pagkatapos nakita mo si Arnaldo, nagbilim ang paningin mo, kaya mo napatay. Pagkatapos, pinatakbo kita. Kaya pinagtakpan kita.
pero ikaw talaga ang pumatay. Nakikinig ka ba sa akin, ha? Nakikinig ka ba sa akin? Ay. Nay, kaya ko naman nung isakripisyo ang sarili ko para sa inyo eh. Kasi mahal ko kayo. Eh kayo, kaya niyo bang gawin yun para sa akin? Eh, ba't ko naman gagawin yun? Eh, ikaw naman ang gustong umamin, diba? Hindi naman ako. Kasi yun ay, uwi na ako sa pamilya ko kung saan mahal nila ako. Teka muna, wag mo akong iwan. Ano ba? Ay! Eman, mawa ka sa akin. Ayokong makulong. Wala kang hiya ka talaga. Hayop kang bata ka. Wala kang utak na loob. Hayop ka! Wala ka talaga kakwenta-kwenta, anak! Nagulat ka, no? Akala mo talaga nagpakulong na ang asawa ko? Buti naman, naisip ng asawa mo na katangahan lang na akuin yung kasalanan ng nanay niya. At least for once, kinabi yung utak mo. Tama na. Sinabi lang yun ni Dean dahil gusto kanyang asarin. Gusto kanyang maliitin. Totoo na nga. Dahil maliit akong tao, susubukan ko na. Para naman may pagmalaki mo ako. May pagmalaki niyo ako ng mga anak natin. Mag-school ka din, Papa? Tatlo na tayo sa pamilya ang mag-aaral. Papa, sana nga bumalik si Daddy. Para naman maipakilala kita, ako sigurado ako matutuwa yun na nakahanap ako ng mabuting asawa. Mel, anak? I miss you. Isnahin kita, Daddy. Okay ka lang ba? Parang tamblay mo yata. Inaantok ka ba? Habulin mo ako, ate! Wait lang, pagod na ako eh! Mama! Tumunog ako po ilong ni ate! May malalang sakit yung anak ko. Hindi mo malang sasabihan? Hindi ka na dapat nangyengiala. Move on! I am moving on. I already let go of you. Pero kahit ano pang gawin ninyo, ako pa rin yung tatay ni Ali. Kung napunta lang sa akin si Ali, baka hindi ito nangyari sa kanya. Ano mo ka? Umalis ka na! Ano ba klaseng lifestyle ang binigay mo sa anak ko?